Mamis naman yung laging puso ko. Sinyo maama po kayo sa tiyan ko, hindi naman po talaga naninakaw yung wine. Siyang paniwalaan. Kasawa ko talaga! Ma'am, nakita nyo, nananakit to ah. Nilapitan ni Moira sila tiyang Susan at Lyneth na parabang gustong maghanap ng gulo. Kaya hindi napansin ang dalawa na pinaina na sila ni Moira na nakipagsabuatan rin si Neresa at siyang naglagay ng mamahaling wine sa bag ni Chang Susan. Nang naisagawa ng maitim na balak ay huminahon si Moira at bumalik sa kanyang upuan. Pero si Lyneth ay hindi kampante na nasa tabi nila si Moira. Kaya minabuti na lamang na alis sila Chang Susan, lalo na't nagkaroon ng emergency itong si Doc Benitez. Hindi pa nakalabas ng restaurant ay napansin ng matanda ang bigat ng bag na dala at nang tiningnan ay isang bote ang naroon sa loob. Iyon rin ang pagdating ng waitress at manager na kanina pang hinahanap ang mamahaling nawawalang wine na nagkakahalagang 100,000 pesos. Nagpaliwanag si Chang Susan pero idiniin sila ni Moira na sadyang magnanakaw umano ang matanda at hindi na nagawa. Madepensa ni Lyneth ang kanyang tiyahin lalo na't nakitaan pa ng mga toiletries sa loob ng bag ng tiyahin. Kaya nadiin na masyado ang tiyahin at naikulong sa pagreklamo at pagsamparin ng kaso ng mismong may-ari ng restaurant. Agad tinawagan ni Lyneth si Doc Benitez at humingi ng tulong na dinala sa kulungan ang kanyang tiyahin. Iyak ng iyak si Lyneth at nadamay ang tiyahin sa galit ni Moira sa kanya. Nangako naman si Doc Benitez na tutulungan itong si Chang Susan. Kinabukasan, nang bumisita si Lyneth ay nakita ang sitwasyon ng matanda na sumakit na naman ang baywang ng tiyahin at hindi papayagan ng kapulisan na dadalhin ito ni Lyneth sa hospital. Kaya bumalik si Lyneth sa restaurant para kausapin ang manager at nagmakaawa. Pero hindi siya pinagbigyan. Gulat si Lyneth nang dumating rin doon si Moira para magtayong witness. Kaya napagtanto ni Lyneth na pakana lahat ni Moira na gusto talagang ipakulong ang kanyang tiyahin. Ito na kaya ang magtutulak sa kay Lyneth para lumaban kay Moira at tanggapin ang alok ni Giselle para makapaghiganti dito sa kay Moira. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.